Hello, good morning po. Welcome ulit sa aking channel. Magandang umaga sa lahat. Sa lahat po ng mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga viewers po natin dyan. Maraming salamat po. So ngayon po ay andito naman po tayo sa ating kaplayahan. Ngayon po ay 29 days na. So ito na po yung itsura. Ayan. Nag-7 na po sila. Bali, naglalabasan na po yung mga male flower po nila. At yung iba dito, meron na rin pong mga toy-toy. Pero maliliit pa po. Bali, 29 days pa lang po yung ating ampalaya. Yan po, tinamaan na rin po tayo ng mga uod po, yung leaf folder. Pero nakapag-spray na po tayo dito ng spray baton. At naka-apat na beses na rin po tayo mag-abono. So, ganun pa rin po. Isang lata lang yung binibigay po natin. Tsaka na lang po tayo mag-a-add kapag marami na po siyang nilalabas na bunga. O light lang po muna yung abono natin. Lalo na mga dalawang linggong hindi umulan, maliban lang po kahapon dahil binigyan po tayo ng ulan. So buti naman at merong ulan at medyo nakatikim po ng tubig yung ating ampalaya dahil konti-konti lang naman yung dilig natin dito dahil short po tayo sa tubig, nag-i-give lang po tayo sa puso. Kaya hirap po tayo dito ngayon mag-i-give ng tubig. Kumbuti na lang binigyan po tayo ng ulan kahapon. So salamat, thanks God. So sana magtuloy-tuloy na. Yan po yung itsura ng ating ampalaya. Mestiza F1 po. Saka ito po yung aking mais. Dami na rin damo. So mag-i-spray po tayo ng pandamo po dyan. Yan yung ating area po ay madamo na. So bala ko sana noon i-sprayhan po ng herbicide. Kaso nga lang naisip ko ay napakainit po. So pag namatay po yung damo, yung damo po ay ito paano po nakakatulong na makapag-maintain po ng moisture na medyo di kagad matuyo po yung lupa. So hindi na lang po muna tayo nag-spray. So inayaan na lang po natin. Yan. Nagawa na lang natin ay yan, nililinis po yung puno niya. Tapos yung mga damo na ilinis ay nilalagay po sa puno. Tsaka na lang tayo po mag-spray pag hindi na talaga kayang damuhan. Ayun, napakaramo na. Daming damo na. Pero okay lang yan. Importante yung puno niya malinis lang. Dandahanin na lang po natin. Ayan, may mga bunga na rin. Kahit konti. Maliit palang bunga. So ito po yung itsura. 29 days. Ito tayo dito. Ito pa yung extension po natin dito. Ayan o. Taas na rin. 7 na rin po sila. So makikita nyo po yan. Nag-browning na po tayo dyan sa baba. Ayan o. Malinis tingnan. Para hindi po masyadong marumi tingnan at medyo safe po sa fungus. Kasi pag marumi po yung puno at lumalapat po yung dahon sa sumasayad yung dahon sa lupa ay napaka prone po sa fungus lalo pag maulan. Ayan, tatanggalin pa po natin yan para malinis. Bali, baka mamaya ay mag-abono po tayo. Fifth application na po ng abono. Bali, apat na beses pa lang po tayo mag-abono po dito. Pero at paano po ay okay naman po yung takbo ng ating ampalaya. So sana tuloy-tuloy na po. Ngayon ay sumisikat na naman po yung araw. Medyo mainit na naman. Kakarating lang po natin dito. Buti pumabaw po yung ilog dahil kahapon po eh biglang lumalim, buti nakatawid pa po tayo pa uwi.
Yan o. Dami no. Hindi pa nalagyan ng guide. Sayad-sayad na. Ito na part. Malinis na po ito. Ayan. Malinis na po natin. Ayan. Hirap lang talaga magdamo. So sa ngayon po ay wala pa namang issue pa tayo ng pamamarako. Titingnan natin isa-isa kung meron, pero sa ngayon po ay wala pa naman. So sa ganitong stage na po, naglalabasan na yung mga yan, 29 days. So sana magtuloy-tuloy. Huwag siyang mamarako. Kaya nag-iingat po tayo. At sa pag-abono po natin, light-light lang. Tsaka na tayo magdagdag kapag may mga marami na po siyang bunga. Kasi pag masyadong hatawin po natin ang abono, napaka-prone din po sa mga insekto. Kahit ganito nga eh, itira pa rin tayo. So lalo na pag masyadong mataba po yung ating pananim. Yan, may ito-ito na rin, may bunga. So ganito lang po muna, update lang po muna tayo. Hanggang sunod po, maraming salamat po sa inyo. God bless and happy farming po sa ating lahat.